Hello everyone, this is me again, Bisaya Texas on my YouTube channels, and this video, pag-usapan natin kung ano ba yung mga pagkain na gustong gusto sa cancer cells para sila sumigla at mabuhay habang tayo ay lumalaban sa pagpugsa sa cancer. So, usapan natin yun maya-maya. Pero bago ang lahat, may love share out muna sa Mibillions Group. Thank you so much for your support and prayers, vlogger group, and to my Facebook page na may mga friend ako na nagsusuporta sa akin through message and followers, Facebook account ko, followers also sumusuporta din sa akin, lalo sa family ko sa Pilipinas and family ko dito, lalo sa asawa ko at saka friends family ko na walang humpay na nagdarasal para sa kabutihan at kalusugan ko. So, thank you so much for everyone. So, ngayon, may isang good news po ako sa inyo na ikakasaya at ikakatuwa niyo din. So, panoorin niyo to. So, you had your surgery and it showed no cancer in there. So that's good. You had a complete response. That's what we like to see. Okay. All of that to say, okay. Yay. Yeah. Thank you so much. You had the best response. And so we just continue with the Herceptin for you. Okay. Okay. So yun, nung doctor oncology ko nagsasabi na free cancer na ako. So in less than a year, nag-start ako na na-diagnose ako ng cancer is August. Second week of May, nag-declare na yung oncology doctor ko na free cancer na ako. So, thank you so much. Galing po yun sa kaibuturan ng puso ko. Maraming salamat. So, ngayon, pag-usapan natin ang mga pagkain na kinakain natin at gustong-gusto din sa cancer cells para mabuhay din sila. Isishare ko lang sa inyo kung ano yung na-research ko din. So, kung kayo po ay may isang family history ng cancer, kahit anong klaseng cancer ha, na katulad ko na hindi ko alam na may family cancer history pala kami, at na-diagnose po na may cancer, much better na iwasan o bawasan ang mga pagkain na babanggitin ko, kasi hindi natin pala alam na yung kinakain natin ay masaya din yung cancer na kumakain, nakiagaw sa pagkain natin dahil gusto nga tayong maging malusog. So, bakit ko pala nasabi yon? Kasi ganito yon. Bago nag-start lahat, sumabak pa ako ng dalawang mammogram, isang biopsy, at saka isang katerbang laboratory. So, sa mga yun, doon nalaman na may triple positive ako. So, mahirap yun kasi triple positive na breast cancer ko. So, nakita ko din yung laboratory ko na hindi normal lahat ng resulta. Paano ko nasabi yun? Mayroon akong resulta direkta dito sa email address ko. So, ipapakita ko sa inyo kung ano ito. Ayan o, resulta yan ng mga laboratory ko. Until, ayan o, August. So, may resulta ako na hindi normal talaga. Nabibase ko siya. So, hanggang nag-first chemo na ako, after 10 days ng first chemotherapy ko, yung mga buho ko is nagkandalagas na siya. Nalaglag na lahat. Wala na talaga. So, ibig sabihin matapang yung medicine ang binigay nila sa akin. Kasi nga, dahil doon sa chemo. Pagkatapos, ang mga pagkain ko is normal pa rin. Kasi nagre-rely kami sa restaurant every day, nasa restaurant kami, tapos unlimited lahat. Pagdating sa bahay, rice ako. So normal pa rin yung pagkain, hindi pa rin nagbabago. As the same pa rin siya. Before ako mag-second chemo, mayroon na naman akong laboratory. Tapos sa laboratory, nakikita ko is same pa rin. Walang pagbabago. Nagulat ako kasi bakit parehas lang lahat na mayroon namang first chemo na ako. At least sana, baga mayroon ng reaction sa katawan ko. Kaya lang hindi nangyari. Ganun pa rin lahat talaga. Hindi normal. So, nagtanong ako sa kapatid kong nurse.
Sabi ko sa kanya kung bakit ganun. Sabi niya sa akin, dahil yan sa kinakain mo. Sabi ko naman, eh wala namang bawal sa pagkain. Tinanong ko yung oncology doctor ko, walang bawal sa pagkain. So, ano bang kakainin ko? Sabi ko ganun sa kanya. Dahil sa pagkain mo, kaya ganun ang resulta pa rin ng laboratory mo. Sabi niya sa akin, isend mo sa akin yung mga laboratory mo para pag-aralan natin kung ano. So yun, pinag-aralan niya, nagre-research din ako. Sabi niya, bawasan mo yung sugar. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, ano? Eh hindi naman talaga ako kumakain ng, hindi ako mahilig sa matamis, pero yung mga pagkain pala na kinakain ko is mas mataas ang content ng sugar. So doon ako napaisip na kailangan ko mag-research ko na yung mga pagkain na mataas ang content sa sugar. So ito na, si-share ko na sa inyo ko na yung mga matataas na content ng sugar. Una, rice. Talaga may rice ako bago ang chemotherapy. Nagpabili ako sa asawa ko ng rice na 25 kilos. Jasmine rice pa yon. Yun, pang-energy ko kasi yun eh. So pag nandun kami sa restaurant, syempre din nawawala yung soft drinks. Basta may sugar. Kahit anong klaseng sugar sa pagkakalam ko, sa pagre-research ko, kahit anong klaseng sugar, as long as matamis, sugar free man yan, ganun pa din, honey, ganun pa din, kahit anong klaseng matamis, is gustong-gusto ng cancer cells. So, ano pa yung processed meat? Ano yung mga processed meat pala na bawal sa atin? Lahat ng mga processed meat, hot dog, chorizo, longganisa, ano pa? Mga canned goods, bawal din siya. Mga canned goods. Kasi may preservative. Ano pa? Yung green and pasta, bawal. Green and pasta, bread, bawal din yun. Diba tingnan nyo yung content ng sugar, mataas. Bawal siya. Tapos ano pa? Yung oil. May oil na bawal din siya. Kasi diba, ang oil kasi sa atin is hindi normal ang pag-process. Nakita, napansin nyo yan? Hindi katulad sa coconut oil. Alam mo yung coconut oil, diba, pag kinayod mo, piniga mo lang, tapos may gata na siya, ilagay mo lang sa kawali. Igain mo siya hanggang mantika na yung lalabas. Yun, normal lang siya. Hindi katulad sa iba na hindi siya normal ang pag-process. Marami pang nilalagay para maging oil. So, bawal din siya yung may mga hinahalo-halo para maging oil. Bawal yun. Yung prutas. Hindi lahat ng prutas ay bawal. May mga prutas na gaya ng biris, mataas ang content ng anti-cancer. Ang kalimitan na bawal sa prutas, yung mga prutas na matataas ang sugar level. Ano yung mga prutas na mataas ang sugar level? Yung pineapple, apple, at saka banana, at saka mangga. Mayroon pa naman ako nakita na lumalaban din siya ng breast cancer. Gustong-gusto niya yung mangga. Mataas ang content ng sugar sa mangga. Yung apple, okay lang naman yung apple. Huwag naman yung lagi-lagi. Siguro 1/2 a day, pwede na siya. So, magtaka kayo kung ano ba yung mga pagkain natin na habang tayo lumalaban sa cancer. Siguro maisip niyo yun, di ba? Ako kasi ganun ang naisip ko. Ano ba yung mga pagkain? Alam niyo, sa totoo lang, gulay, prutas, itlog. Kumakain ako ng itlog. Hindi naman siya anti-cancer yung itlog, pero mababa ang kolesterol ng itlog. At saka malaming benefits din sa itlog. So, kumakain ako ng itlog, pero hindi lagi. Kumakain ako ng itlog, pero hindi lagi-lagi. Vegetables talaga ako. Mayroon akong vegetables, tsaka fish, baka. Pwede yun. Sa pa yung kambing. Pwede yun sa pagkain na lalala sa atin na lumalaban ng cancer. Pwede yung kambing.
ang manok pwede sana, kaya lang feeds naman din siya. At saka yung baboy pwede sana kung ang pagkain nila ay pagkain ng normal lang, hindi yung mga feeds. Kaya siguro magtatanong ako, isa ako sa nagtatanong, bakit Pilipinas marami nang nagkaroon ng sakit na cancer? Diba dati sinasabi natin ang sakit na cancer ay para lang sa pangmayaman. Oo, noon yun. Pero ngayon mayroon na din tayo, diba? Mga mahihirap, mayroon na din. Kasi gawa nga sa pagkain natin. At kalimitan pa man din binibili yung baboy. Na mayroon naman sanang baka na mura. Mura at saka healthy pa siya. Tapos, ang baboy kasi, ang feeds, hindi natin alam kung anong pinaghahalo nila. Alamin niya kung anong pinaghahalo nila. Yung manok, isa din talaga din yun. So, mas maganda lang talaga, isdang bato. Yun, isdang bato. Vegetables, green leafy vegetables, mga vegetables. Yun ang dapat kainin natin habang tayo ay lumaban sa cancer. Para matulungan natin yung doktor, matulungan natin yung sarili natin na mabilis tayong gumaling. Yun lang naman, di ba, ang purpose natin kaya tayo nagpapag-amotel para magumaling. Tulungan natin yung sarili natin para gumaling. Kaya ako ngayon, hindi ko naisip na within 9 months na nakipaglaban ako sa cancer, within 9 months na cancer-free na ako. So, yun ang ginagawa ko. Kung gusto niyong mabilis na gumaling, tulungan niyo yung sarili niyo. Bawalan niyo yung dapat bawal sa pagkain. Huwag niyo i-relay lahat sa doktor kasi ang doktor tumutulong lang din yan sa atin. Tayo mismo ang dapat tumulong sa sarili natin para gumaling. Diba? Yun lang yung sinasabi ko. Kaya lang nga, sabi ko nga sa inyo, hanggang ngayon nagre-research pa rin ako dahil gusto kong maging normal kasi nga yung estrogen, progesterone ko at HER2 is mataas. Yung estrogen at progesterone ko, kailangan kong maging normal siya. Na every time na mag-ano ako ng laboratory, maging normal na siya. Kaya tinatanong ko yung doktor ko kung ano yung dapat kong kainin. Hindi siya wala siyang sinasabi. So nagre-research ako, ano ba yung nakapagpataas ng progesterone? Ano ba yung mga pagkain na nagpataas ng estrogen? So, yun ang nire-research ko. So, yun din ang i-share ko sa inyo pag may time. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. And paki-follow na rin ako sa Geraldine Calamba Davis on my Facebook account. And keep in touch kasi nandoon ako lagi sa Facebook account. Thank you so much for watching. I love you all. Have a good day. Hope you'll be safe, everyone. I love you so much. Bye-bye.